Safety or fashion? Bakit kailangan mamili kung pwede namang both ang mga ordinaryo ngayong face shield, face mask at PPE? Pwede na ngayong pang-forma. So, itodo na ang aura at irampa na ang inyong COVID fashion. Simula nang magkaroon ng pandemya, must na ang pagsusuot ng mga protective gear tuwing lalabas ng bahay. Pero ang ordinaryong PPEs, face mask at face shield, kaya palang i-level up. Ilan lang yan sa mga designs ng mga local fashion designers ngayon. Nagsimula lang ito bilang libangan noong quarantine. But now, patok na ang mga PPEs na yan, hindi lang sa pamproteksyon, pati na rin sa pangrampa. My Mala Barbie. Ito naman para kang lilipad sa space dahil sa Mala Astronaut na design. Meron din namang Mala Crocodile Skin. Mickey Mouse para sa mga bagets. At syempre mayroon ding Pinoy Style PPEs. O diba talaga namang perfect OOTD hashtag fashionably safe. Ilan lang yan sa mga likha ni Faren Lankova, isang fashion designer mula sa Antipolo. Dahil sa nag-aral sa Fashion and Art School, maraming tela ang naiwan kay Faren. Naisip niyang gumawa ng PPEs para sa mga frontliners. At pati na rin ang pagbibigay trabaho sa mga mananahi na nawalan ng hanap buhay ngayong quarantine. Naniniwala si Faren na fashion is an armor to save lives. Kaya sinimulan niyang gumawa ng mga kakaibang designs ng PPE. Kaya naging PPE yung naisipan kong gawin kasi during the lockdown, yung bintana lang ng mundo is television. So, nakita ko sa news na matindi ang pangangailangan ng ating mga frontliners. So, naisipan kong gumawa. And it was photographed by every frontliners. So, lumakas yung demand ng needs ng PPE. And then, now, nag-evolve po ang ating disenyo. Galing po sa ating mga kababayang Pilipino. And depende sa gusto nilang style. Ayan, ito po yung normal PPE natin. Dito po nagsimula ang ating disenyo. But now, since nag-evolve po ang ating fashion, we have the crocodile love gown. Ayan, water repellent po ito. So, ayan, you can use this one. Pwede nyo itong gamitin kahit saan. Para sa ating protection sa pang-araw-araw. And, naka-PPE ka na, fashionista ka pa. Siyempre, hindi pahuhuli ang mga celebrity sa pagbida ng kanilang new normal style. Nandyan si Heart Evangelista, Liza Soberano, Rufa Gutierrez, Jessie Mendiola, at Jinky Pacquiao. This is the Tweety De Leon booth where she does all these trinkets. Now, what she's really into is something that what everybody needs, and that is palaku bag. No, it's a mask actually. It's a mask. What I did was I attached tassels trinkets so that para mukha kang naka earrings. So you know, the few times that you go out, yeah, you have fun. Yeah. And these are removable, okay, so you can wash it. You can wash the mask, and then it also has a filter pocket for added protection. Oh wow! Oh, yeah. There you put the mask. Yes. Oh my gosh! Para siyang damit ng mask. Yeah. Okay. So, and then you can remove this. It's made of semi-precious stones. Nice. Comes with a tassel. So you can buy many tassels. Yeah. Well, each mask comes with tassels. Yeah. Ang galing naman. Parang binihisan nila yung ordinary mask. And yeah, so that's what it looks like. See? Ito naman ang style ni Tessa Prieto Valdez. Why have a plain mask when you can have a super over-the-top mask? Like over-the-top mask. Oh my gosh. Kakaiba. At ako rin naman, hindi
hindi pa huhuli sa safe and fashionable OOTD. Fashion Style by Anna. Diba cute? Washable? And pwede kayong maglagay ng double sa loob. So, after Style by Anna, napakaraming mga budding designers ngayon who are really making it big in different ways. So, another one is Jay Lyson. And, ta-da! And hindi lang yan, meron pa siyang katerno na car. Ta-da! See? So, that's how you do it. T-shirt lang ang katapat. All you have to wear is a t-shirt. Maong and a nice fashion mask and a nice scarf. Another one, Jill J. Lyson. A scarf and ganda, diba? Mga kakaibang face mask naman ang bumida sa Nawan sa Oriental Mindoro sa kanilang kauna-unahang face mask parade. May face mask na malaagila at tamaraw, mga hayop na makikita sa Mindoro. Meron ding Flores de Mayo inspired. Oh, ito namang face mask na ito, may sirena at mga isda pa. Inirampa ang mga face mask na ito bilang selebrasyon ng Dibalisti Hit Festival para sa masaganang ani ng mga isda sa Nawan Lake. Gawa ng mga ito sa water lily at iba pang indigenous materials ng bayan ng Nawan. Isa sa mga nanalong entry dito ay ang tamaraw-inspired na magdaraog face mask gawa naman ni Michael de la Cruz. Ayon kay Michael, sumisimbolo ito sa pagiging fighter ng mga Pinoy. Yung isa po kasi sa mga kasama ko, spirit animal niya po ay ano, squid. Pag naka-side view, mukha siyang squid na nalangoy, pugita. Pero pag nakayo po, ma-proceed po siya na as tamaraw po. As an individual, parang tumuha ka ng paraan para labanan mo. Ikaw yung magiging warrior para sa sarili mong health. Yun yung naging concept ko. Hindi lang basta mask or protection yung kailangan natin, kundi maging isa kang mandirigma. Kasi kapag safe ka, safe din yung mga tao nasa paligid. Kasama rin sa disenyo ni Michael ang mga pinagdaanang pait sa kanyang buhay na pinaghugutan ni Michael ng lakas para bumangon. Namatay po kasi yung partner ko last year. Hirap na hirap ako magsimula. Then, nawalan po ako ng ipon, nawalan po ako ng pera, wala ng trabaho. Noong time na parang kinakaya ko na bangon na, sinabayan naman po nito ng ano, COVID. So, parang naputulan ako ng galamay ng isang parte ng pagkatao ko. Tapos ganito. May mga kaibigan ako na nagpo-push sa akin na ituloy lang. Dapat i-adapt po yung ganong ability ng isang pugita. Kasi daw, kapag daw po ang galamay ng pugita ay naputol, para nagre-regenerate po siya ng another galamay ulit na parang ganun sa bago. Minsan mas maganda pa. Luma na itong ano, galamay. Tulad ni Michael, hindi rin nahinto sa kanyang hilig ang designer na si Amir Sally, interior designer turned Prince of Beads. Tubong sulo sa Mindanao, si Amir ay nakilala bilang in-house designer ng mga royalty o mga prinsesa sa Middle East na nagbalik Pilipinas. At ngayong pandemic, isa rin ang kanyang face shield sa must-haves sa ating new normal OOTD. I'm very amazed with your face shields. Bakit face shield yung, you know, others are into PPE, yeah, face mask, ikaw sa shield ka talaga, yeah. Bakit? I cannot put beadworks to PPE kasi syempre mahirap sumabit, magkaroon ng conflict siya pag isusuot. So sa face shield kasi, you can just
change it from time to time depending on what you're wearing. So we add a little fun sa face shield. So kasi we are facing uncertainty nowadays, di ba? So we like also a little certain for them by putting something beautiful to give a little hope. Amir naman ang mga face shield na ito. Hindi may pagkakamali. Ikaw talaga yan. Most of our materials, they're all imported. Wala kaming local. Even our crystals, components, walang plastic. Crystals talaga lahat ang ginagamit. Hindi ba pang prinsesa ito? Oo, tingnan mo lang. Oh. Talagang mala prinsesa. Pang supermodel at prinsesa lang talaga. Sabi nga nila, marami, mahirap daw bagayan. But actually, no. Kasi mas marami kaming orders din sa Philippines. Even we have orders in New York now and Italy. But Middle East, they are really buying it like hotcakes. Totoo? Oo, grabe. Daming orders. Kasi this is really them. Eh, sanay na sila mag-mass sa Middle East. Oo. Talaga okay. Naman nakatakip naman talaga yung mukha nila mag-takip. Doon. Mas gumanda yung pangtakip nila ngayon. Oo nga. Wow. O, tingnan nyo naman yan, ha? Ganda. Hindi ba? Amir Sally na Amir Sally. Bukod sa face shield, gumawa rin ng COVID-19 themed wedding gown. Naniniwala kasi si Amir na hindi kayang pigilan ng pandemya ang mga taong nagmamahalan. Patunay dyan ang mga kaliwat ka ng kasalan ngayong quarantine. And meron na rin ngayong COVID wedding gown. Gumawa kaming wedding gown na medyo lightweight. Di siya masyadong maraming tela, bufan, or malalaki. We make it very comfortable. Naka-mask pa rin talaga yung bride. Oo, naka-mask para safe. Kahit papaano, safe pa rin. May shield na. May shield yan ha. At saka face mask. Totoo nga ano, talagang art survives in any situation. It's very true. Pandemic cannot stop art. Talagang walang pwedeng papatay sa art. Eternal talaga siya. The beautiful thing about fashion, it will never die. It's a necessity. Kailangan talaga ng tao magdamit. Walang lalakad sakaling nakahubad. Okay? Kailangan natin ang damit at kailangan natin ang fashion. Ito na lang kasi Corina, ang nagbibigay ng hope sa tao, nagpapangiti sa tao, mga konting kakikayan, kakonting pagpaganda ng damit, magbibigay ngiti sa tao sa mga lungkot na pinagdadaanan. Binago man ng pandemya ang ating buhay, hindi pa rin ito dahilan para tayo'y malumbay. Pwede pa rin tayong maging masaya at maging kikay. Kakaiba! Basta huwag sumuko at patuloy na lumaban para makamit ang inaasam na tagumpay. And thank you, Amir Sally. Basta tungkol sa latest at talagang pinag-uusapan, hindi tayo papahuli. Promise namin kayo pa rin ang mauuna. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. And super exciting dahil magkakasama-sama na naman tayong lahat sa Free TV itong darating na Sabado ng hapon, alas 4, para sa Rated Corina on TV5. Naku, magkakasama-sama na naman po tayo para sa malalaking balita mula sa maliliit na buhay, nakakagimbal, nakakamangha, nakakatuwa, at mapapaisip talaga kayo, talagang tatak. Rated Corina. So, huwag tayong mag-iwanan. Kita-kita pa rin po tayo sa TV5. Itong darating po na Sabado ng hapon. Alas 4 po yan. And promise, hindi kayo mabibigo. So, see you, kita-kits. And again, sa susunod na linggo naman, alas 6:45 ng gabi, tuwing Linggo, dito pa rin sa Rated Corina Plus. Hanggang na ba kayo?